syempre, mas maganda yung parang opportunity mo na makakita ng pera dito kaysa sa province namin. Tulong mo ah, mga tasang pwedo. Pinakikinggan nila yung inaing ng mga nanggagawa. Kaya sa amin talaga, parang mababa yung wage ng mga katrabaho doon kumpara dito. Ano po yung nagtulak sa inyo para maging regular kayo? Pamilya ko. Yung pamilya ko yung naging lakas ko para pagbutihin ko yung trabaho ko, magigihang ko. Yun. Kung ano yung papagawa sa akin, ginagawa ko para lang ma-regular ako para sa pamilya ko. Before, hindi ako pinapayagan ng punta dito eh, kasi di ba may sakit nga ako, ano yun, may kayo nila. Trabaho. Ito ang isa sa mga pangunahing problema ang kinakaharap ng ating lipunan. Taon-taon, tumataas ang populasyon ng ating bansa, habang ang bilang naman ng job opportunities ay pababa ng pababa. Kapag walang trabaho, mahirap para sa isang tao o pamilya na magkaroon ng iahain sa pag, matrikula, at pandustos na iba pang pangangailangan. Kaya naman, ito'y nagsisilbing ugat ng kahirapan. Salamat sa EPSA o Exporting Processing Zone Authority. Dahil dito, maraming tao ang nabigyan ng trabaho, tapos man o hindi tapos ng pag-aaral. Dagdag pa rito ay ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa mga iba't ibang investors na nanggaling pa sa iba't ibang bansa, ganyan din ito ay nakatulong sa ating ekonomiya. Ngunit, sa kabila ng lahat, ay hindi maikakaila na karamihan sa mga gawa ng EPSA ay mababa lamang kinikita at hindi masasabi na sapat ito para sa pangkabuhayan ng isang karaniwang mamamayan. Magandang araw, ako po si Marlo Solicito. Halina't samahan niyo akong kilalanin ang iba't ibang mukha ng manggagawa ng EPSA at ano ba ang buhay EPSA. Pinoy ako, buhating loob, may lagibat ang tubuto. Isa si Mildred Hineta o As Castro o Ate Cheche, tubong Isabela, na masasabing veterano na sa EPSA. Siya ay nagtatrabaho sa NT Philippines bilang inspektor. Ngunit, siguradong hahangaan natin siya sa kanyang angking sipag at tapang sa pakikibaka dito sa Cavite. So, bakit mo ba napag-isip sila na dito po sa Cavite magtrabaho? Dito po sa EPSA? Dito sa EPSA. Kasi syempre, mas maganda yung parang opportunity mo na makakita ng pera dito kaysa sa province namin kasi kumbaga dito, mas madali yung pera kaysa sa amin. Paano niyo po nasabi na mas madali po yung pera dito? Kasi sa amin talaga, parang mababa yung wage ng mga katrabaho doon kumpara dito. Magkano po yung wage mo? Sa ano kasi, ang kinikita namin doon, weekly siya eh. So, weekly ka, 200 pesos ka lang. Unlike dito na nasa 266 a day ka na. Yung pagkatrabaho niyo dito, sariling decision niyo? May decision, may part din po ng decision ng galing po sa pamilya? Meron din part ng decision ng parents ko, lalo na sa nanay ko. Kasi before, hindi ako pinapayagan na magpunta dito eh. Kasi di ba may sakit nga ako, ano yun, ayaw nila. Ngayon, talagang ayaw ko na talaga doon. So, nag-decide na rin ako na gusto ko dito. So, pinayagan na rin ako ng nanay ko. Kaya, yan, nakarating ako dito sa Cavite. So, paano po yung sinimulan yung buhay niyo dito sa, ano, sa Cavite? Okay lang. Nagpunta dito parang okay lang, simple lang, parang ganun. Siyempre, mag-i-start ka, parang wala kang alam. Siyempre, hindi ka sanay dun sa lugar. So, yung area kasi namin dun sa dati namin tinitiran, malapit lang sa EPSA, kaya walking distance lang. Kaya hindi naman ako masyadong nahirapan nung una na magpunta sa EPSA kasi malapit lang naman. So, bali yun lang talaga yung puntahan ko, EPSA, apply, tapos uwi. Then hanggang nakapasok na.
sa mga katrabaho nyo, meron po ba kayong mga... Kamusta naman po yung mga katrabaho nyo? Yung mga relasyon nyo sa katrabaho nyo, sa boss mo? Okay lang, pero may mga boss na talagang nami-personal minsan, ganun. Parang hindi nila naiintindihan yung sitwasyon mo. Ano pong halimbawa ang dumating sa inyo yung pagkakataon? Halimbawa, yung mga magpapaalam ka, ganun na kailangan mo magpaalam sa ganitong araw. Kasi may pupuntahan ka, may sikasuin ka, parang hindi sila agad naniniwala. So kailangan pong magsinungaling. Yun, parang ganun, parang mas naniniwala sila sa kasinungaling yun. Isa dun sa totoo. Kung hindi niyo po mamarapatin, okay lang po ba malaman kung magkano po yung kinikita niyo sa isang araw? Isang araw. Kaya sa isang buwan? Kita ka malika. Ngayon, 266 siya. A day yun. Pero OT yun. Basic pay na. Kita mo ako likutin. Pag OT po, magkano po yung ano? Magkano? Pag OT, nasa 300 plus na. Kasi ang OT namin pag regular days, 41 pesos. 41 siya. So, sa kapila po ba ng nakapagod ng trabaho? Ay, tatanong ko rin po. Ilang hours pa rin sa trabaho sa isang araw? 12 hours. Minsan nag-extend kami, naabot kami na hanggang 6 hours. Minsan 24 hours na. Huh? Yeah, oh, naranasan ko na yun, 24 anong hours. Anong hours po yung simula ng trabaho mo? 6. 6 ng umaga or 6 ng gabi, gano'n. 6 to 6? 6 to 6 siya, kalimitan. Araw-araw po yun? Araw-araw. Wala pong tigil yun? Wala, kahit Sunday may pasok kami. Oh? So wala po kayo day off? Wala. Wala kaming day off sa ngayon. Maraming ano. So sa kabila ko, siyempre nakapagod po yun. Na kailangan rin kayo. Talagang nakapagod. Saan po kayo, meron po ba kayong time na makapag-ibang? Kahit paano, ma-divert po, ma-divert po yung pagod nyo. Diba, pagkagaling nyo sa trabaho? Pagkagaling sa work. Dito na lang. Every Thursday, Friday, saka Saturday, Sunday, ganun. Kung sa kinikita nyo, masasabi nyo po ba sapat yun para matustusan po yung pang-araw-araw nyo? Parang sapat din naman. Although, syempre, hindi totally na tawag doon. Nakakasapat talaga sa pangangailangan mo, pero meron pa rin naman siyang natutugunan. Like yung mga pangunahing pangangailangan nyo, yung mga pagkain nyo, gano'n. Hindi naman po kayo pinakakuso? Minsan, syempre, hindi naman na nakakusin yung kinikita mo doon. So, bukod po sa inyong trabaho, meron po ba kayong pinagkakaabalahan? Wala na. Wala na po. Talagang dito, trabaho? Dito lang, dito sa church. Pagka dito, practice! Tulad dyan ngayon, di ba, Thursday, may meeting service kami, tapos Friday, meron kaming, sorry, ganun, Saturday practice, Sunday. So, paano nyo po minintain yung trabaho nyo? I mean, na natili kayo dun sa trabaho nyo? Kasi sa EBSA, karaniwan sa mga nagtatrabaho is contractuals. Oo. So, madali silang magkaroon ng end of contract. So, siguro mga 6, 5, or 4 months, tapos wala na silang trabaho. Tapos na yung trabaho nila. So, ano po yung ginawa nyo para at least ma-maintain nyo? Kasi, taga-ibang lugar kayo, tapos oo. Dito. Ipakatinungan. Hindi, syempre. Siyempre, gusto mo namang magkaroon ng parang tawag dito, stable na trabaho, di ba? Ayaw mo naman yung lagi ka nalang nag-a-apply. So, pinakita ko lang yung maayos yung trabaho ko, tsaka talagang decidido akong magtrabaho, parang gano'n. Yung boss nyo, ano pa, kumusta naman po yung pamamalakad niya sa kumpanya nyo? Yung president. President namin, okay lang. Pero kuripot siya, as in. Report sila kasi hindi naman sila yung talagang may hawak sa amin eh. Kumbaga, anti-Philippines siya, meron siyang president, pero dun sa lugar namin, iba rin yung may hawak. Parang nagre-renta lang kami dun. Tapos, tao kami nung Amerikano, ganun siya. So, na dumating po ba sa, naisip niyo po ba na, isipin niyo 12 hours? Oo. Then yung kinikita niyo is 266 a day. Para po sa inyo, makataro nga po ba kaya yung sweldo sa inyo? Hindi. Bakit po? Hindi, siguro kasi, ano sila, kuri po sila magtaas ng sweldo. Unlike sa ibang mga companies, nakikita mo naman ngayon, di ba? Kung mag-work ka sa kanila ng
5 years na pataas, nasa 300 plus na kahit basic pay ka lang. Punta lang sa amin, wala. Kung hindi pa talaga magpupursige na magtaas naman ng sweldo, kahit di ba ang government, nag-aaral siya na magtaas ng sweldo, hindi sila agad as is na nasunod doon kasi di ba private naman kasi siya. Hindi na siya hawak ng government. So depende yung magde-decide ng private companies kung tataasan nila ng kung 13 pesos, ganun. Pero sa amin, mas mababa siya doon. Bawa, gusto nila ng 6 pesos, ganun. 6 pesos lang siya. Wala kami magagawa. So ano po yung motivation nyo? Bakit nyo tiniis nyo? Despite of the ganun. Fairness na nangyayari. Kasi mahirap mag-apply na ng trabaho. Lalo na ngayong, siyempre, nagkakaedad ka na. Diba? Hanggang 25 years old, 24, yun lang kinukuha nila sa application eh. Nakakalis ka siguro kung mag-abroad ka na lang. Like abroad, pwede pa. Pero siyempre, magtitis-tis ka muna kasi kailangan pang mag-ipon ng perang pang-a-apply mo sa ibang bansa. Ganun. Kaya, itiis na lang mga nagtatagal. So, bilang manggagawa, nararamdaman mo po ba yung protection ng gobyerno sa inyo? Protection ng gobyerno? Hindi. Parang ano lang naman, hindi naman gaanong ganun poprotect nila sa iyo eh. Kasi minsan diba tulad niyan, mga tawag dito, mga taxes. Diba, nakilaki ng tax namin. Parang kahit magsabi ka sa BIR, hindi naman nila inaasikaso. Parang ganun. Wala pa rin, ganun pa din siya. Simula po nang pumasok kayo, ganun na po yung sistema. Hindi, mas maganda noon nung unang pasok ko kasi parang once lang nila kami kinakabasan ng tax. Tapos sabi nila, ito twice, para yung 500 na kantas ng one time, hahatiin siya. Di syempre, ang thinking mo, 250, 250, 250. So, mas makakahinga ka. Eh ngayon, hindi naman pala ganun. Parang 500 sa Kinsinas, 500 sa Katapusan, parang doble-doble siya. Mas malaki talaga. Dumating na po ba yung pagkakataon na yung hinayin niyo po, hinarating niyo doon sa city, sa doon? Tama po ba? Hindi pa. Hindi pa naman. Hindi pa kami nakaharap doon. Mga ano lang, mga balak-balak lang, syempre. Pero wala namang nag-ano. Naisip din namin para yung family namin kapag halimbawa nagkaroon ng gano'n, di ba? Mostly pagka nagre-reklamo kang gano'n, pinay-personal ka na ng ano, ng nakatataas. Tinatanggal ka. Kahit na anong reason mo pa. So, so far po, masasabi niyo po ba na successful kayo dito sa Katinto? Hindi rin. Kasi marami pa akong mga pangarap na hindi pa nang nangyayari. Diba? Magkaroon ng mas magandang kalalagayan ng buhay, ganun. O magkaroon ka man lang ng konting negosyo na pagkakitaan mo, hindi pa rin na-establish siya. Kaya, kung parang masasabing successful pagdating sa work. Pinoy ako, buo aking loob, palagi ba ang tubuh ko? Iba naman ang kalagayan ni Kuya Ramfel Dones, isang operator sa Aztec. May pamilya at tatlong anak. Ang dalawa ay kambal. So, nung una po, isa lang yung anak niyo po nung nakapamilya kayo. So, pagkatapos, nasundan po ng kambal. Ano po yung naramdaman niyo? Siyempre, nung una, nabigla ako kasi bigla ako kasi kambal eh. Hindi namin naasahan niyo kasi hindi pa ako regular po sa trabaho. Isa pa, iniisip namin yung magsusuporta namin sa kanya kung kakayanin namin o hindi. Kaya, yun ang naging problema namin sa pagkakaroon ng anak na kambal. Pero okay naman, masaya naman dahil siyempre, anak namin niya, kambal namin. Mahal namin niya sa namin. So, ano po yung pagkakaiba ng pang-araw-araw na ginagawa niyo? Nung isa pa lang po yung anak niyo, tapos ngayon po naging kambal na. Siyempre may pagkakaya mo po yan. Wala kayong pagkakaiba. Ano po yung... Kasi dati nung isa lang anak namin, lahat ng mga
kung saan namin gustong pumunta, mamasyal, nakapasyal kami. Dahil parehas kami may trabaho ng asawa namin. Tsaka nung nagkaroon kami ng tambal, hindi namin magawa yung nagawa namin dati. Kung nyo po nga marapatin na maaari po ba malaman kung magkano kinikita nyo po sa isang araw o kaya sa isang buwan? Kinikita ko sa isang buwan ang mga ano, 7-5, ganun. Hindi pa kasama yung overtime doon. So, paano, tanong ko rin po, paano po kayo nakapasok sa Aztec? Ano po yung ginawa ng hakbang? Katulong na rin ng ano, ng ano ko, yung sa ninang ko. Binasa ko ng ninang ko sa Aztec. Eh, meron kasi siyang kakilala roon. Ninanin niya ko yung binasa ko niya. So, sa inyo pong kinikita, paano niyo po ito pinagkakata po sa hinihingi ng siyempre na pang-araw-araw niyo kong pangyayari? Ano, unang-una, ipid talaga. Sa financial namin, hindi namin ano. Kung ano yung kayang bilhin ng namin ng perang nasusweldo ko, pinagkakata namin. At budget talaga ang kailangan, kaya... Ano po yung mga malimit ko pong pinagkakagas ko saan? Siyempre, una-una, yung gato sa mga anak ko, yun ang inuuna namin. Para kung ano na lang yung sumobra, doon na lang aming pag-isipan kung ano yung nararapat doon. So, karaniwan po sa mga tumatangkilig sa... Karaniwan po sa tumatangkilig sa Emperor Plaza yung mga trabaho sa EFSA. Tumatang nakikita doon yung mga doon sila kumakain, doon sila minsan nagbibidyo okay, at doon namimili. So, isa po ba kayo sa mga nagpupunta rin dito? Ngayon, ano, madalang. Siguro mga isang beses, isang buwan. Kasi, wala ko eh. Trabaho, bahay lang ako eh. Minsan, kapag yung kaya kang dami talagang ano, masama ako minsan isang buwan. Pero nung binata pa po kayo, I mean, hindi pa pala, nung isa pa lang po yung anak nyo, ano po yung pagkakaiba ng dami po ng paglilibang nyo kaysa ngayon? Dati, siguro mga ano, kung ngayon may tatlo na anak ko, siguro mga isang buwan, isang beses. Noong isa lang anak ko, siguro mga marami na apat sa linggo. So, kung sakali po, bukod po sa Emperor, wala po kayo yung pinagkakabalan? Wala na, ano lang, dito, pamilya ko, bahay. Yun lang, yung mga anak ko, yun ang pinagkakalibangan ko, yung pamilya ko. So, bukod sa inyo pong trabaho, may pinagkakabalan po ba kayong iba? Wala. Ano lang ako, bahay, trabaho lang talaga. Bahay, trabaho. So, bilang manggagawa po, ano po yung nararamdaman niyo? Ah, nararamdaman niyo po ba yung protection ng gobyerno sa inyo? Minsan, yung tumataas ng sahod. Ano po yung mga, kung pwede po ba kwentuhan niyo kami ng bukol po doon sa instances na kung saan ay kung paano naramdaman niyo po yung protection ng gobyerno sa inyo? Tulong ba sa mga taas ng sweldo. Pinakikinggan nila yung hinahing ng mga manggagawa. Doon sa mga pagkakataong nila, nararamdaman mo kayo ano yung gobyerno sa akin. So, bukod po doon, ano po yung... I mean, pagdating naman po sa karapatan ng manggagawa, sa tingin nyo po kaya ginagawa naman ng gobyerno yung makakaya nila para protection ng kayo? Oo naman, siyempre. Yes, yung sa mga ano, kumbaga yung sa ano, IOLE. Musta naman po yung relasyon nyo sa mga katrabaho nyo? Kasi, siyempre, meron po kayong mga katrabaho dyan na binata pa, dalaga pa. So, iba na po yung kalagayan ng buwan niya. May pamilya na po kayo. So, kumusta naman po yung relasyon nyo sa kanila? Minsan, yung kapag yung, ano, yung kakaya kagan, siyempre, magkakasama kayo sa trabaho. Nakakaya kagan kayo. Minsan, nagtatampo sila sa akin. Gawin di ako nakakasama sa mga gimmick nila. Pero naiintindihan naman nila yung kalagayan ko, kaya naiintindihan nila. Ano po yung nagtulak sa inyo para maging regular tayo? Pamilya ko. Yung pamilya ko yung naging lakas ko para pagbutihin ko yung trabaho ko, magigihan ko. Yun.
kung anong papagawa sa akin. Ginagawa ko para lang ma-regular ako para sa pamilya. Pinoy ako, buo aking loob, may lagi ba? Sina Ati Cheche at Kuya Rampel. Dalawa lamang sa mukha ng mga manggagawa sa EPSA na umaasang malagpasan ang hirap ng buhay, gayon din ay makatamasan ng kaginhawaan. Patuloy nilang sasalubungin ang hamon ng kanilang buhay kaysa tumambay sa labas at hintayin bumagsak ang biyayang hindi naman matatamasa o matatamo kung walang kalakip na gawa. Muli, ako po si Marlo Solicito. Magandang araw.